yung project natin ngayon, magbabaklas kami ng differential carrier. I-check upin namin yung bearing dahil nung umalis tayo sa shop nung nakaraan, nung in-install, hindi na namin pinapalitan ng bearing kasi maganda naman yung mga bearing. Ngayon, i-check upin natin yung bearing. So, pagkapalitan yung bearing, papalitan natin. Bakit natin babaklasin? Dahil kapag 40 plus na yung speed niya, pataas, may humming sound na. Possible nun daw, sabi ni Sir Randy ng Autorance, is yung pinion bearing. Mamaya, makikita natin kung anong status. Ito na yung mga gamit natin. Yung compressor, hindi na namin nilabas kasi siguro doon na namin gagamitin sa likod yun. Ito, jack lang. Bubunutin yung axle. Lilip muna natin. Tapos, tanggalin natin mga gulong. And then, bubunutin natin yung axle. Tapos, i-disengage yung couple ng propeller. Then, yun, bubunutin natin. Detrain pa pala natin oil. Munti ko na makalimutan. Ito yung pan-drain natin. Paikutin nyo nga po de. Ewan ko kung maririnig nila dito sa video yan. Pero lakas ng grinding. Gas pump ano? Gas pump. Ako nga magpaikot. Wag na nga, babaklasin nyo. Wala ka ba nalagyan? De, ibabalik ko muna to dahil yung dapat din pantayin natin yung torque niyan mamaya. Kasi kapag uneven din yung torque niyan, baka iba din yung ano yan. Intention niyan. Oh, extension ako. Kunin mo din siya sa keep them in tune with a world class engine oil. Trailblaze Racing.
Ngayon ang, nakita ko na agad. Lahat yan, apat yan, papalitan. Ah, malalim na. Oh. Ayan o. Oh. Oh, malalim na. Lahat yan, papalitan na lang din. Di... Bait, ganun. Ang luwag. Ang luwag lang talaga yun. Ha? Ganun? Ilan yung washer na nakalagay din? Wala. Hmm. Anong washer yan? Ano? Ayan na. Ayan din. Ah, oh, may shimmy. Di na yan sa loob. Dito yan. Kagulo. Na-dismantle na natin yung 4.6 na carrier. Nasaan na po de yung ano, yung may damage na bearing. Ito, yung roller niya. Ayan o, kita nyo. Burog-burog na. Tapos, housing. Alin pa po yung may tama? Housing. Ibili nyo nga po de. Ayan. Yun. Yung mismo housing ng bearing. Eh, dinika, dinika. Yan, napakaingay niyan. Napakaingay niya kapag may ipot. Oo, ayun, babaklasin na namin lahat 'to. Kasi ito, itong roller na 'to, meron pang kinakapitan 'to sa likod niya. Hindi ko alam kung ano yung mga tawag sa part ng bearing. May possibility din na ito, yung loob niyan, may burog-burog din. Tapos itong improvised washer natin na tubo, may manipis na side, may makapal na side. So ngayon, kapag nilagay mo yan dyan, pag nilagay mo siya dito, tapos nilagay mo yung pinaka spacer na taper tube na to, kapag hinigpitan mo to, uneven yung puwersa nung ayan, ayan bearing. Ayan, oo, ayan, ayan paling. Ayan, paling. Tabingi, dito ka sa So, ngayon, nagawa tayo ng paraan kung paano natin mapapalitan ng iba to. Yung nakat na tubo na spacer na to. Pang remedyo lang din naman talaga to. So, hindi naman natin mape-perfect. Pero kailangan kasi natin to para maging additional spacer dito. Ayun, magpapalit na tayo ng mga bearings. Alis muna tayo, hanap tayong bearing. Punta tayo kay United Bearing. Nandito na po tayo sa United Bearing, Gabanatuan. Che-check po tayo ng bearing ng pinion. Yung differential carrier. Tingnan natin kung kumayong mga bearings na po-provide dito. Pero dito kasi sir, yun, pareho sir.
sa diameter po. Opo, diameter. Tsaka yung tip yung ano na sir, ang side diameter. Ang problema lang sir talaga. Magkakaroon talaga ng kakaiba kasi yung inclination eh. Kasi humatakbo yung sa ano yung ayan. Inclination ng bearing. Kasi dating niya sir eh, ayan, parang mga D-type kasi siya sir na yung nakaganon. Tapos siya naman nakatayo. Naka-cone ito eh. Oo po, yun. So ito na lang. Ito na lang sir. Yan, meron po yan. Ito sir. Magkano siya? Made in Thailand. Par. Apakabar. Mabuti pa yan na ano, nakapakabukas. Mabuti pa yan, nakapukas din. Saan nagkakaroon talaga ng mga yan? Oh, tingnan nyo di oh, ang gaspang nito. Ay, teka, ano ba to? Ito ba yung sa pinion? Eh, hindi. Ito yung sa ano? Axel. Sa axle, oh, ang gaspang. May gaspang talaga ito. $300 lang siya. Yung siya? Opo. Sa NSK wala. Wala tayo sa NSK. Pero meron din po niyan sa NSK. Kaya lang ngayon po, wala nga ngayon. Mag, kung i-compare mo sa quality ng NSK tsaka ito. Halos... Sa presyo na lang. Sige, wag na yung quality. Sa presyo diba na sir, lang. Medyo may pagkita sila sir. Diba yung sa NSK? Mas muli ba ba? Persado kasi yung pupwestuhan nito. Okay. Pwede naman sir. Pag wala lang kayong makita na NSK Japan, pwede naman. Bakit ka? Eh wala ako niya. Bumili ka naman. Eh kabu... Ano ba yun eh? Kabiro ang sabi. Eh ikaw ako. Bumili ka ng bagay sa kanyang bigyan mo. Tumahimik. Salamat po ah. Ako sir. Walang problem. Thank you sir. Lang sir. Sige sir. Pag wala din ang makuha. Hindi makukuha. Wala tayong bearing na nakuha dito sa United Bearing. Alis muna tayo. Check tayo. Check tayo sa mga auto supply. Baka meron yung mga auto supply na. Ay ito, nakabili na tayo ng pinion bearing. Yung main bearing na malaki tsaka yung kanyang nasa harapan. Yeah. Tapos yung dalawa sa axle. Okay, Jero. Kami sa... Ano ka ba na po? Yung bunso nga lang ang ano eh. Nung hindi nakagat ng sumpa eh. Ay, wala akong magturo dyan. Nasa abroad ako nun eh. Namanihikan pa nga mag-isa yun eh. Time kayo. Kailangan 20 yung asawa ka. NSK. Alam mo nga kung may discount pa rin kay boss. Da yung bearing natin na may one. Gaano lang po kayo, magbibideo tsaka mag-upload. Mag-upload, magnanarate ka. Simba muna natin si... Kanting kayo po na lang. Tatapos na yung pinion natin.
to 3. Ilang number ba number nito? Parang maliit eh. Oh. Oh, natin. Nga po, ano, sige nga po. Caliper mo nga. Ganada. Kay, ano yan eh, kay Alvin eh. Oh, maliit. Ay, hindi, baras. Pare, nakakadaya po yung itsura, ano. Hehe. Baras, kasi yung caliper do, plastic. Hirap gamitin, hindi masukat. Wala! Kapal. Kapal yun, pareha. Pareha, pareha. Alam mo, bago rito. Balik mo yung bago. Ayan po yung bago. Yung puro gasgas. Malinis po ba yung ano, yung shop tip? Spacer. Spacer no ano yan? Baka po nakalagay, saan ba nakalagay kanina? Sa loob. O oh, yan. Ayan. Buti nakita niyo. Pareho. Buti nakita niyo po yung spacer. Kung nasa amang naulog yun. Wala na. Wala na yung spacer. Wala na spacer. Isa lang po ba yun? Isa lang po yun, kuya? Bumamaya tatlo yun. Hindi namin mapag-aabot yan pag inassemble. Mas maganda ipapress mo na lang kaysa pukpukin mo para convenient ka. Mahirap po. Eh nakita niyo naman po, ang dami nilang pang ulit. Pang remedyo na... May napatay kang dagari. Oo nga. Ang pang cover. Oh, kaya po naman... Ikot pa yan, eh, free, naka-free pa yan. Kasi susirang sa akin eh! Sabi na oh! Pina-plug namin yung... Ano po pangalan nung shop nyo? Para kapag ano? JNS Machine Shop. JNS Machine Shop, dito sa Kabanatuan. Lapit dito kaila Borja pag nagmumotor kayo sa crossing dito. May pampres sila, meron silang late machine. Oh, alasan po, yun naman yun sa walang bariya. Oh, salamat po. Sige po. Meron pala, hinahanap po.
Hindi ka na makilala. Ha? Makilala. Kilala mo ba yun? Magkano tayo price? 140. Magkano price? 140. 140. Kami na kay kotse. Nandun, kailangan ano, sa cycle shop. Pamangkin mo. Sana tayo de? Huh? Hindi na tayo hanap ng wheel eh. Ay, ng ano, ng ano? Ay, shackle oh. Shackle. Ayun na yung shackle lang de oh. Saglit lang yan. Eh, ipasok mo na ito. Nasa yung tornilyo nito? Nandun sa'yo. Ayan, hanap. Hanap kami na i-stack na shackle ng ano, ng muelye ng crosswind. Kasi nung nagpa-bend kami ng muelye, sumobra ng taas. Nakatingkad yung likod. Eh, kapag ka walang laman, naplasa ng 2 inches eh. Medyo awkward tingnan. Kaya gagawin muna namin ng paraan. Pero okay na, ang importante ito. Yung sa pinion natin na ayos na. Lalagay ko muna sa kotse. Titingnan muna namin. Maraming surplusan dito eh. Ayan. Pyesa. Ah.